problema mo? Nakita niyo naman yung pasa sa braso ng anak ko. Ma'am, naiintindihan ko naman na normal sa mga batang nag-aaway. Pero saktan nila ang anak ko is something unacceptable. I demand the presence of the parents here. Otherwise, I will not hesitate to escalate this matter and pursue this legally. Mrs. Cruz, we will settle this as soon as they arrive. Meantime, my secretary Donna will assist you. I will see you at the conference room. Mrs. Cruz, I'm so sorry. Aayusin natin ang problemang to. Ma'am? Miss Dana, kindly assist Mrs. Cruz. Mrs. Cruz, dito po tayo. Diba? Guys, prom is coming. We're available for sign-up. So ano? There kayo? So, available ba si Chloe? Oo naman, available si Chloe. We're a package deal. Take 3? Or nothing! Girls, ano tong package deal, package deal? Ma! Tigil-tigilan mo sumama sa mga malalanding babae na yan. Alam mo bang nakita ko yung mga yan kasama yung mga lalaki sa labas ng school nyo? Isusumbong ko talaga yan sa principal! Hindi dapat pinapayagan sa school nyo yung mga ganyang paglalandi sa mga lalaki. At dapat pag nahuli, expel agad. Kaya tuloy ang dami nabubuntis eh. Ang pabata pa. Kaya ikaw, Chloe, ah. Tigil-tigilan mo talaga sumama sa mga yan, ah. Friends lang sila, ma. Wala naman mali siya dun. Basta, ayoko sumama ka sa mga yon. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba? Opo. Anong oras na? Chloe, di ba alam mo naman na ayokong umuwi ka ng ganitong oras? Ma, tinapos lang namin yung project kila Jenny. But you can do your project remotely. Ma, sira yung PC ni Jenny, so ginamit namin yung laptop ko. Tsaka yung files, nasa kanya. Kaya need ko talaga pumunta. Need ko pa ba magpaliwanag na magpaliwanag? Wala ka bang tiwala sa akin? Sumasagot ka na ngayon? Sobra na to, May. Di niyo po ako singtapang pero I was never a weakling. Hanggang kailan niyo pa ba ako ikukulong, ma? Sakal na po ako. Lahat na lang inaway mo. Bata pa ako, ganyan ka na. Wala ba kayong kinatatakutan? I am so sorry, Mrs. Cruz. There is nothing more I can do. Pero, Doc, you don't understand. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan ko pong mabuhay. Natatakot ako, Doc. Paano na si Chloe? Ang pinakamabuti siguro nating magawa, humingi tayo ng awa sa Diyos. Siya lang ang tanging nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa atin. Ang may papayo ko sa iyo, magpakalakas ka. Magdalang tapang ka sa iyong puso. Sapagkat kagaya ko, nawala ang takot ko nang magkaroon ako ng pag-asa sa Diyos. Dok, hindi di ako person of faith. Nakikiusap ako sa iyo, Dok. Tulungan mo akong magmakaawa sa Diyos. Napaginingin niya ako, alang-alang sa anak ko. Sa naniniwala sa Kanya at may takot, walang imposible sa Diyos sa ating mga kahilingan. But I don't want to give you false hope. Sundin natin kung ano ang Kanyang kalooban. Kung papaanong ang maya,
ay hindi mahuhulog basta sa lupa kung hindi ipahihintulot ng Diyos. Humingi tayo ng awa sa Kanya. At lahat ng ito ay makabubuti sa iyo, lalo na sa iyong anak. Ma! Ma, I have good news for you. I got a scholarship abroad. So proud of you, anak. And I have faith that you will soar high sa awa tulong ng Panginoon. Lagi kang mananalangin sa Diyos, anak, ha? At huwag mo kakalimutan lahat ng mga payo ko sa'yo. How can I forget? Paulit-ulit mo yan sinasabi for the past 18 years of my life. Laban lang, mag-aaral ng mabuti, don't get distracted, huwag hihinto, at ito, God granted us our prayers. Anak, akala ko di ko kakayanin harapin itong araw na kinatatakutan ko. Ang tigre kong nanay may kinatatakutan. You taught me well, Ma. Ma, be happy. Always. Ang mga pangamba ay agad na naibsan dahil sa pag-asa di kami iiwan. Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas, at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Awit 27:14. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa, kung hindi pahintulot ng inyong ama, datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo, ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Mateo 10:29-31.